Tagumpapay, tell the good news. At ang good news sa araw na ito ay ang ating mga guardian angel. Binigyan kanya ng kanyang mga anghel na ingatan ka upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kailangan natin magkaroon ng isang buhay at malalim na debosyon sa ating sariling guardian angel at kung bakit dapat nating madalas at may pagtitiwala na ulitin ang mahal na dasal na tinuro sa atin sa mga araw na ating pagkabata. Regalo ng mahal na Diyos sa atin ang ating mga guardian angel. Huwag nating kalimutan siya at laging tandaan na manalangin sa kanya. Mga dapat nating gawin sa ating guardian angel ayon kay San Bernardo. Una, paggalang sa kanyang presensya. Sa katunayan, ang anghel na tagapag-alaga ang laging kasama natin at dahil siya ay isang espiritu na dalisay at banal, dapat natin iwasan ang anumang maaaring magdadalamhati sa kanya. Ikalawa, pasasalamat at pagmamahal sa kanyang kagayitan. Sapagkat ang anghel na tagapag-alaga ay para sa atin na ito ay isang tagapagbigay, kaibigan at kapatid at magiging isang araw na nakikibahagi sa parehong pamana sa langit. Kaya dapat nating mahalin siya, isipin siya at sundin ang kanyang mga inspirasyon. Ikatlo, magtiwala sa kanyang ligtas na pag-iingat sapagkat ang ating anghel ay makapangyarihan upang tulungan tayo at sa parehong oras na nakatuon sa atin. Sa makatuwid, dapat nating ilapit ang sa ating sariling guardian angel ang ating mga pag-aalinlangan at paghihirap sa buhay. Paggalang sa kanyang presensya, pasasalamat at pagmamahal para sa kanyang kabaitan, magtiwala sa kanyang ligtas na pag-iingat, yan ang mga dapat nating gawin sa ating mga guardian angel ayon kay San Bernardo. Go out to all the world and tell the good news. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Thank you.